Yung naman po naman tungkulin namin eh, may aral sa niyang tama, at lagi naman po namin sinasabi, you may take it or you may leave it. As long na ang alam namin ito'y tama, ito po ang aming gagawin. Okay, so sabi niya, magsitalima kayo sa mga nabibinuno sa inyo at kayo masakop sa kanila. Sapagkat pawang, ano, nagpupuyat, ang ibig sabihin po nagpupuyat, nagsisikap, dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang nagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y hindi ninyo mapapakinabangan. Eh kung magkakaroon nga tayo ng preacher na hindi naman itutuloy yung katotohanan, sayang lang natin pagdilito sa Panginoon. Diba natatandaan yung sabi ng ating Panginoon Kristo na wala na yung kabulungan ng kanilang pagsamba? Yung mga Hudyo, di ba? May mga teachers sila noon eh. Ang teachers po nila yung mga Pariseo, mga Sadusyo. Pero patuloy po sila sa kanilang pagsasampraktika ng kanilang reliyon. Pero sinabihan po sila, pinrangka po sila ng ating Panginoong Kristo na sinasabi, walang kapuluhan ang inyong pagsamba sa akin na ang inyong pinakaaral. Hindi na yung aral ng Diyos, kundi yung aral ng okay? So, sana huwag nangyari po yun, ano? So, sana ay sumunod tayo sa banal na kasulatan, ano? Hindi naman po kami magiging bossing ninyo, eh. Hindi naman namin kayo, hindi kami mag-root over you. Okay? At pangungunahan namin yung mga desisyon nyo. Kundi, ang ginagawa lang po namin, maituro sa inyo yung tama, at ang tamang ito ang inyong maging guide para matiyak ang inyong kaligtasan. Guide lang po ito ang aming tinuturo. Nasa kanya po ito kung inyo'y tatanggapin o kung ito ay inyong itatakwil. Okay? Kung alam niyo ito'y tama, eh, masaya po kami. Kagaya yung lesson last week, nagresulta na maganda. No? Eh masaya po kami noon kasi naipakita namin yung katotohanan at naisa-praktika nyo naman yung inyong namatay. Napa natin yan? Yun po yun. So tuloy natin pagbabasa ng banal na kasulatan at nakita natin kanina, alalahanin nyo yung preacher ninyo. Okay? Ano yung sabihin na? Okay, sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 6. Mula sa Bible in English version, you know, basic English, nasabi po naman ng kasulatan ay ganito, but let him who gets teaching in the word give a part in all things to his teacher. Okay, ibig sabihin po yan, ikaw, di ba? Ikaw ay ginaguide niya ng preacher, ginaguide ka niya sa tama. So, kung ikaw ay kanyang tinuturuan, okay, so kanya, kung ikaw yung kanyang tinuturuan, dapat, ano, si preacher na nagtuturo sa'yo, alatakanin mo siya. Pakinabang naman rin siya doon sa mga bagay na, ano, mga material na bagay mo sa mundo. Sa Tagalog po, sabi ko naman ako sa atin, again po, talagang ang tinuturuan sa aral ng Diyos. Sino po yung tinuturuan sa aral ng Diyos? Kayo po yun. Diba? Sabi ko rito, datapang ang tinuturuan sa aral ng Diyos, ano sabi? Makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na alam na mabuti. Anong mabuti kay para kay preacher? Di ba? Makidamay po tayo sa kanya. Si preacher, kailangan pumunta sa Mindanao. Kailangan ng pumasahe. Di ba? At si preacher, kailangan mangaral sa kabilang ibayo. Si preacher ay kakasakit din, ano? Di ba? Thank you po sa inyo dahil may ill-health ako. Dahil sa inyo, okay? Si preacher nagugutom din, di ba? Si preacher nauuhaw. Si preacher may pamilya. May mga pangangailangan rin si preacher. At si preacher, dahil si preacher ang tuturo sa inyo ng mga bagay na spiritual, ginagayin kayo para sa inyong kaluluwa, tungkulin naman natin ano, nagamantin sa kanya. Di ba? Alalahanin natin siya. Okay? Ako hindi na hindi ang ituro sa inyo ito. Minsan pag nag-uusap-usap yung mga preacher, tinuturo mo yun? Oo, bakit? Bakit hindi ko ituturo? Nasa
tuturo ito kasi may malaking support sila sa Amerika. Natry din nila tuturo, pero dinideprive nila yung ano, yung mga members na dapat nilang malaman at dapat nilang isang praktika. Actually, hindi tungkulin ng mga kapatid natin Amerikano na ano, na buhayin ang ating sariling preacher. Ang may tungkulin na buhayin ang ating sariling preacher ay ano, tayong mismong nasasakupan ng kongregasyon. Ang bawat kongregasyon may tungkulin sa kanya. Kaya nga sabi yan, nakalagay dyan, dapat ang tinuturuan. Yung po sinabi tinuturuan dyan eh, bawat member ng kongregasyon na nakakarinig ng aral. Okay? At sabi doon, dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos, ay no, siya mismo yung, ano, makikiramay doon sa preacher na nagtuturo sa kanya sa lahat ng mga bagay. Okay? Umisang baliktad. Dahil nga dahil sa atin naging kultura, may support si preacher. At dahil may support si preacher, imbis na si member ang tumulong kay preacher, si preacher ngayon nasa na para tuloy si mayor si preacher. No? Na konting hirap dahil kay preacher. Kasi preacher naman, tutulong sa kanya, imbis na siya ang tutulungan ng member na, ano, na tinuturoan niya. So, nagkaroon ng pagkabaliktad yung naging kultura natin, hindi po natin sinasabi masama yung suporta, pero naging nagkaroon ng masamang resulta yung suporta na natatanggap ng, ano, ng preacher.